Madam Speaker, ano po ang basis ng emergency or calamity sa certification? Madam Speaker, hindi Madam naman Speaker, this already a certification Madam coming from the office of Madam the Speaker, President. I think the chair now rules that the point of the Madam gentleman, Speaker, hindi pa ako tapos. Madam the Honorable Madam Speaker, Manuel, is out of order. Madam Speaker, question majority of privilege. Madam Speaker, question Madam of privilege. Speaker, I reiterate my motion. There is a motion, the motion to proceed ko, with the third reading dito on House Bill number 8980. So move, Madam Certification Speaker. Secretary General's directed to read the title of the measure and therefore call the roll for nominal voting. Yan ang pag-eksena ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel habang pinagbobotohan sa Kamara nitong Miyerkules ng gabi ang approval ng 2024 National Budget Bill. At hindi lang yon, muling umeksena si Manuel matapos raw siyang patayan ng mikropono. Kaya si Abang Lingkod Representative Calaps Paduano to the rescue at pinatanggal sa official records ng plenaryo ang mga sinabing na mga kaliwang kongresista. Pinatayin pa po ako ng mic, Madam Speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. Madam Speaker, I move to strike out the parliamentary statement of Congressman Raul. Sa panayam ng SMNI, ipinaliwanag ni Paduano kung bakit niya sinita si Manuel sa kalagitnaan ng sesyon. Sinabi siya kasi sa dulo, pinatayan pa nga ako ng microphone, binabastos yung taong bayan. And that is not acceptable. That is unparliamentary comments of a congressman in the, as a member of the House of Congress. Saad niya, sinisira ng mga kaliwang kongresista ang institusyon sa mga unethical na pahayag. Bawal kasi sa plenaryo ang personal na atake at mga pahayag na nakasisira sa imahe ng Kamara bilang institusyon. What I cannot tolerate is question of language and parliamentary words being used during plenary session. Diin pa ng three-termer congressman na pasok sa paglabag sa Code of Ethics ng Kamara ang ginawa ni Manuel. Sa bugbubukas muli ng sesyon sa Nobyembre, muli raw bubuhayin ni Paduano ang motion para ipadelete ang mga sinabi ng mga kaliwang mambabatas. If somebody will file a case, the Ethics Committee, tingnan natin, mas maganda nga, i-withdraw na lang ni Congressman Raul. No? He apologize, he withdraw it. But of course, sabi ko na nga, before the journal, before the journal we approve, I will reiterate my motion that it should be strike out. Samantala, ngayong nagpa siya ang Kamara na i-divert ang confidential funds ng civilian agencies gaya ng DepEd.OVP sa Ade Paduano na dapat raw mailagay na lang ang pondo sa NTF-LCAC. Now, kung itong NTF-LCAC is the solution for the AFP, slowly making transition, going to focusing on external security, why not give them the budget? Now, let us see, after 3 years, we will evaluate, we'll assess if indeed tama ang request